You have said it is futile to serve God. Ayun. Anong sabihin ng futile? Walang kabuluhan na paglingkuran ng Diyos. Kaya napakapalad ninyo kahit na bumabag yung buulan, nandito kayo. Alam nyo ba, meron kayong extra blessing kay Lord? Amen. Palakpakan natin si Lord. Alam mo, pag ganito bumabag yung buulan, parang ayaw mo umulis ang bahay. Yung iba nga, kahit na hindi umuulan, ayaw umalis ang bahay. Pag mainit, ayaw umalis ang bahay. Pero kahit na umuulan, andito kayo, meron kayong double blessing sa Panginoon. Amen? Sinong may sabi? Hindi ako. Kung naniniwala, ikaw na rin. Di ba pag-holiday, pumasok ka, di ba, double pay? O bumabag, hindi double pay ka ngayon, double pay ka. You have said, it is futile to serve God. What did we gain by carrying out His requirements and going about like mourners before the Lord Almighty? Ang sabi ganun, ano bang mapapala namin? Kung kami susunod sa Diyos, maglilingkod kami sa Panginoon, ano bang mapapala namin? Eh, nang sa inyong tanong ng mga tao, eh, pag tinanggap ko pa si Christ, bilang Lord and Savior ng buhay ko, anong mapapala ko? Kayo mga born again Christian, kayo mga dalangin ng Jesus Fellowship, inin-inin nyo kay Lord, ano bang napapala ninyo? Bumabag yun na nga, atin pa kayo. Magpahinga na lang kayo, anurin pa kayo eh. Pero alam mo, kung magkakamis yung mga nasa, na mga sasabay na nagpapahinga, yun yung mga inaanod eh. Na totoo lang. Verse 15, but now we call the arrogant blessed. Certainly the evildoers prosper, and even those who challenge God escape. Misang di ba ganyan tayo? Di ba? Eh bakit marami dyan? Di naman born again yung mayaman. Hindi naman nag-iigapoy, hindi naman nagsisipagyaman sila. Oh, di ba? They are challenging our God. Eh, pero itong sabi ng Panginoon, tuloy natin sa verse 16 hanggang 18. Tingnan nyo ito maigi. Then those who heard the Lord talk with each other, and the Lord listened and heard, a scroll of remembrance was written in His presence concerning those who feared the Lord and honored His name. Meron palang scroll or book of remembrance. Kaya maraming books eh, may book of life, maraming books. Kaya isang araw, bubuksan yung libro. Yan, ito yung mga pagsasakripisyo mo. Ito yung mga pagpapractice mo. Ito yung mga pagbibigay mo ng buhay sa Panginoon. Ito yung mga pagpapalo-up mo. Ito yung mga pagtulong mo, pag-aasikaso mo. Nakat yung line mo sa pag-aasikaso mo sa kanila. Then tumobra yung bill mo. Sinisi ka pa! Kung ano-ano pang mga sinabi sa iyo, pero huwag kang mag-alala, ang lahat ng iyan ay bibigyan ko ng pagpapala. Amen? Eh kagabi, nakat yung line ko eh. Takbo ka agad ako sa... Sabi ko, oh, kat yung line ko, pero nga ng cellphone ninyo. Tapos takbo ka agad ako sa ano, eh sobra na yung bill ko eh. Sobra na nga yung bill mo para sa kanila. Papagalitan ka pa. Kita ka pa humor rito. Amen po ba? Alam niyo ba kung bakit marami talaga ayaw maglingkod sa Lord? Kasi hindi mo naman kaano-ano tinutulungan mo, di ba? Eh, sinulungan mo, ikaw pa masama. Eh, tao pa ho ba rito? Ikaw pa masama. Pero, alam mo ba, ang hindi nila alam, dinadagdagan lang nila ang ating mga pagpapala. Amen! Tingin kayo sa akin, pag dumarating ang mga problema, pagsubok laban ng buhay, pag dumarating ang mga sacrifices para kay Lord, huwag ang susuko, huwag nga atras, dahil pagkatapos niyan, ang kasunod ay biyaya. Nakikinig ba kayo? Sulat mo yun, yung mga sayings natin, Sister Elms. Sa gitna ng mga problema, ang mga pagsubok laban ng buhay, huwag ang aalis sa Panginoon. Ano mang problema, pagsubok laban ng buhay, bumibigat man yung bigay at bumibigat man yung mga sacrifices, huwag ang aalis sa Panginoon, sapagkat pagkatapos niyan, malaking biyaya ang nakalaan para sa iyo. Okay? Ready-ready na ako eh. Inihintay ko na ang mararaming biyaya. Amen! At bago matapos na naman ang taong ito, grabe, bubuhos na naman ang matitinding biyaya. Amen! Alakpakan natin si Lord. Hallelujah! Sabihin mo sa katabi mo, ang sarap maglingkod kay Lord. Huwag ang aalis sa kanyang piling. No matter how great
God's blessing after the trial. Kailan mo ba nakikita ang rainbow? You will see the rainbow after the rain. Allow the rain to come. Don't say, rain, rain, go away. Rain, rain, come again. Rain, rain, come and come. Because the rainbow will come again. Amen. Mag-evangelize ka ng mag-evangelize. Magpalak ka ng magpalo up. Mag-pray ka ng mag-pray. Mag-fasting ka ng mag-fasting. Magtayo ka ng magtayo ng kayo. Diyo po ang Pilipinas, buong mundo. Palakihin mo ang kaharian ni Kristo Jesus sa mundong ibabo na ito. Ibigay mo ng maayos ang iyong kapo. Handog, et cetera, et cetera. Pati sa panang gandakihan mo. Amen. And the Lord will surely prosper you. Kasi ang problema kasi ng mga maraming born again Christian, hindi takakit-takakit naman Jesus fellowship. Oo, maraming problema, maraming pagsubok, maraming laban ng buhay. Oo, bumibigat ng laban. Hindi na ako magdadalo, hindi na ako magliligo, hindi na ako magbibigay, hindi na ako mag-i-evangelize, hindi na ako magpapalap, hindi na ako magpapalap, hindi na ako magpapas. Wag manatili ka. Isaiah 7:9, stand firm in your faith! Isaiah 7:9, stand firm in your faith! Amen! Tumayo ka sa pinanampalatayanan mo! Tumayo ka! Tumindi ka! At pagkatapos ng laban ng buhay, makikita mo ang mga pagpapala. Amen? Kaya sa mga naganap na mga problema nila na dinadamay nila tayo, sinisisi pa nila tayo, mabuti ka. Binigyan pa na natin sila ng oras. Mabuti ka eh. Yung load natin, ginamit pa natin sa kanila eh. Sisisihin pa nila tayo. Ang hindi nila alam, pinapalaki lang nila na nila ang pagpapala natin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, tuloy ang pordelo. Tuloy ang pagliligtas ng maraming kaluluwa. Sige, sabihin mo. Huwag kang matakot. Tingnan mo sa mata. Sabihin mo. Ang ngiti-ngiti. Hindi ganyan. Amen? Sabihin natin, tuloy! Ang pagdalo ko, tuloy ang magliligtas ko ng marami kaluluwa, tuloy ang pagpapalaki ko ng kaharian ni Kristo Jesus, tuloy ang paglilingkod ko sa Panginoon, dahil tuloy-tuloy din ang malalaking pagpapala ko mula sa Diyos. God is good? And all the time? God is good. Amen. Glory to God. Oh. Then those who fear the Lord talk with each other, and the Lord listened in heart, as a roll of remembrance or a book of remembrance was written in His presence concerning those who fear the Lord and honor His name. They will be mine, says the Lord Almighty, in the day when I make up my treasure possession. I will spare them, just as in compassion a man spares his son who serves him. Tuloy natin ang pagbasa. Verse 18, and you will again see the distinction between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who do not. Isang araw makikita ng marami ang pagkakaiba ng naglilingkod sa Diyos at hindi naglilingkod sa Diyos, ng mga nagsisi ng kasalanan at mga hindi nagsisi ng kasalanan, ng mga tumanggap kay Christ bilang Lord and Savior ng mga buhay at mga nireject si Christ. And you will again see the distinction between the righteous and the wicked, between those who serve God at those who do not. Nakikinig pa ba tayo? Surely, a man reaps what he sows. At yung number sa 5, number 5 ba yun? Yan tayo sa wicked. Hell for the wicked and heaven for the righteous. Basahin natin Daniel 12:1-3. Basahin natin. Daniel 12:1-3. At the time, Michael, the great prince who protects your people, will rise. There will be a time of distress such as has not happened from the beginning of nations until then. But at that time, your people, everyone whose name is found written in the book of life, will be delivered. Darating daw ang panahon ng paghuhukom ng Diyos. Pero sila ang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay sa kalangitan ay maliligtas. Hindi bali wala ka ng Twitter account, Facebook account, Instagram, Tumblr. Basta ang mahalaga ang pangalan mo ay nakasulat sa Book of Life. Mahalaga.
Okay lang na hindi ka na nila i-add as a friend. Pero mas mahalaga, in-add ka ni Jesus sa Book of Life. Yan ang pinakamahalaga sa lahat. Kaya sabi ng Biblia, aanin po ang yaman ng buong mundo kung ang kaluluwa mo naman ay pupunta sa impyerno. What it shall profit a man if he gains the whole world and yet loses his own soul in hell? Ang pinakamahalaga talaga sa lahat ay ang kaligtasan. Kaligtasan. Tingnan natin ang pagbasa sa verse 2. Multitudes who sleep in the dust of the earth will awake. Some to everlasting life, others to shame and everlasting contempt. Again, dalawang praises in a single verse. Pero magkaiba ng mga pangyayari yan. Ang mga matutuwid ay magigising at magmamana ng buhay na walang hanggan. Samantalang ang mga masasama ay magigising sa kahihiyan at sa walang hanggang parusa. Magkaiba po yan. Pag namatay na ang tao, ito po yan eh. In the book of Luke 16, beginning verse 19 hanggang 31. Luke 16, beginning verse 19 hanggang 31. Huwag muna i-type share. Pag namatay ang wicked, ang escort niya pumunta ng hell, demonyo. Pag namatay ang righteous, ang escort niya patungo ng heaven is angel. Ganun yun. Kaya pag nagdidilibyo ka na, naghihingalo ka na, masama ka, tumantuwa na niyan yung mga angel. Amin yan! Amin yan! Dito sa absent grupo namin yan. Pero pag mabuti ka naman at naghihingalo ka na, mamamatay ka na, palakpakan niya mga angel. Amin yan. Amin yan. E tao pa ho ba rito? Tanong yung mga katabi mo, kanino ka? Para kanino ka? Verse 3. Those who are wise will shine like the brightness of the heavens. Isipin mo? Those who are wise will shine like the brightness of the heavens. And those who lead many to righteousness like the stars forever and ever. And those who lead many to righteousness. Kapag marami kang nadalang kaluluwa sa paanan ni Jesus, marami kang naligtas, marami kang mga naibalik ng mga backsliders, naibalik ng mga unrevived, marami kang naitayong kaharian ni Kristo Jesus sa anumang panig ng mundo, pagdating ng panahon doon sa heaven, you will shine like a star. Magniningning ka, you will shine like a star. Proverbs 11 verse 30 says, he that wins souls is wise. Proverbs 11:30 says, he that wins souls is wise. Siya na nagliligtas ng mga kaluluwa ay matalino. Kaya kung ikaw ay umaatin kada Sunday at bago ka umatin, nanunundo ka, nag-i-evangelize ka, matalino ka. Iba yung umaatin lamang. Iba yung umaatin na nagliligtas ng mga kaluluwa. Iba yun. Iba yung naghihikayat sa mga tao sa pagbabalik loob kay Kristo. Iba yun. Iba yung mga nagtatayo ng church. Iba yun. Iba yung mga tinetest na natawagan. Pinupuntahan yung mga hindi nakakadalo. Iba yun. Sabagat ang sabi ng Biblia, Proverbs 11:30 says, he that wins souls is wise. Those who are wise, who are the wise? That win souls will shine like the brightness of the heavens. And those who lead many to righteousness, like the stars forever and ever. Nakikinig pa ho ba tayo? Sila na naghikayan sa marami sa pagbabalik loob sa Diyos ay magliliwanag doon sa langit kagaya ng mga stars. Balikan natin yung Galatians chapter 6 verse 7 hanggang 9. Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Aanihin ng tao ang kanyang tinanim. The one who sows to please his sinful nature, from that nature will reap destruction. The one who sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. So verse 9, let us not become weary in doing good. Huwag kang tumigil ng pagliligtas. Huwag kang tumigil ng pagpapalo up, ng pagpipray and fasting.
Huwag kang tumigil ng pagdalo. Huwag kang tumigil ng pagkakaloob. Huwag kang tumigil ng paglilingkod sa Diyos. Huwag kang tumigil. Let us not become weary in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Sa tandang panahon, aani tayo kapag hindi tayo sumunod. Truly, a man reaps what he sows. Kaya, wala tayong gagawin. Tanggapin natin si Christ bilang Lord and Savior ng ating mga buhay. At patuloy natin siyang paglingkuran. At huwag tayong tumigil. Magbigay tayo lagi ng trust. Mag-evangelize tayo. Sunduin natin sila. Katukin natin sila. Tawagan natin sila. I-text natin sila. Dagawin natin sila. Magkaroon tayo ng panahon para sila ikanyatin muli sa pagbabalik sa Diyos. Sapagkat sa taktang panahon, naaali tayo. Amen. Tayong lahat ay na kayo. At habang tayong lahat ay na kayo, wag nakapigil. Shall we bow down our heads and close our eyes? Napakaganda ang sinabi ng Lord. Those who are wise and those who win souls and lead many to righteousness will shine like stars in heaven. Will shine like stars in heaven. Hallelujah. Pakinggan mo itong maigi. Hindi ka lang sa langit pagniningningin ng Diyos. Maging sa mundo'y ibabaw na ito, pagniningningin ka ng Diyos. The world will see your blessings and promotions. The world will see your victory upon victory. Your honors upon honors, your medals upon medals, your trophies upon trophies. Because you are doing what is right and good in the eyes of our God. Hindi lumilimot ang Diyos. Hindi lumilimot ang Diyos. Bowing our heads and close our eyes. At habang tayong lahat ay nakayo na pag nakapikit, shall we dedicate our life to the Lord? And shall we rededicate our life to the Lord? Idedicate natin ang ating buhay ngayon sa Panginoon. At muli tayong magrededicate ng buhay sa Panginoon. Let us commit our life to the Lord. And let us renew our commitment to the Lord. At sabihin natin sa Panginoon, Father God, I will serve you and I will continue to serve you. Hallelujah. Come on, just talk to your God. Just talk to your God. Just talk to your God. Everybody, maging nandito pang lahat ng mga nakikinig at nanonood. Come on. Natanggapin mo yung kabigatan ng Diyos sa patuloy na maglilingkod at magliligtas ng maraming kaluluwa. Huwag aatas, huwag susuko, manghihina, huwag manlalamin. Pagbibigay sa mga tuso at kasalanan ng buhay. May kaginawaan sa Diyos. At patuloy na kaginawaan sa Diyos. Blessings upon blessings. Promotions upon promotions. Victories upon victories. Truly, sacrifice and sufferings have labor pains. But after the pains, the blessings and promotions will come. Thank you.
until you found me.